Miss Marfe Campos Sagrado. Hingi siya ng tulong na makausap ang kanyang mister na nasa ibang bansa tungkol sa pambababae nito at sa hindi kulang na pagpapasaw na pagpapasustento, idol. Ayun. Ma'am Marfe, magandang hapon. Ma'am, sir. Nasa New Zealand si sir. Opo. Anong trabaho po doon ni sir? Concrete worker po. Concrete worker. At paano po nasabi na hindi siya nagbibigay ng tamang sustento? Kasi sir, nung simulang mag-asawa kami, pabalik-balik na po siya sa abroad. Simula nung una hanggang ngayon, ganun po ang klaseng padala niya. Minsan maalala kaming padalahan, minsan hindi tulad ngayon. Nagpadala siya December, January, February, hindi. March nagpadala, April. Kung kailan niya masumpungan? Kung kailan niya po, malakong magkano lang pong gusto niyang ipadala po. Ilan po anak niyo? Tatlo po, maliliit pa po. Magkano ang pinapadala niya kung nagpapadala siya? Nung ngayon po, ngayong alis na to, ito pong padala niya. December 24, nagpadala siya ng 8,000. Dumaan po muna sa kapatid niya bago napunta sa akin. Tapos January 21, nagpadala siya ng 6,000. Dumaan muna sa kapatid niya bago napunta sa Bakit akin. Bakit di dumidiretso sa inyo? Hindi ko po alam. Yun po ang hindi ko po alam. At anong ebidensya din meron kay ma'am na siya ay nang bababae doon? Nung kauwi niya lang niyang Qatar, sir. Inamin niya mismo na mababae siya kasi nahuli ko siya, mababae sa cellphone namin, nakita akong nude picture sa iyong kasama sa babae niya. Conversation nila sa Messenger, sa WhatsApp, sa Skype, kitang-kita ko po at inamin niya po mismo sa akin na meron po siyang babae, lahat po ng bisyo meron siya doon. Baka doon napunta yung pera para sa inyo sana. Ito po itong katunayan, sir. Oh. Hindi na ako napaghihirapaniwala sa akin na wala siyang sahod kasi nung nasa Qatar po siya, kahit nasa Middle East pa po siya, sumahod siya ng 50,000, padala sa akin 10,000. Sumahod siya sa akin, sumahod siya ng mga kulang-kulang 50, padala niya 5,000. Sumahod siya ng kulang-kulang 50, din ang padala niya sa akin. Yun lang po ang padala niya. Sige po. Kausapin natin si Sir Roy. Sir Roy, magandang hapon po, all the way from New Zealand. Sir? Yes po, sir. Good evening po. Gabi na po kasi dito, sir. Sige po. Good evening po dyan at good afternoon po dito. Sir, andito po si Mrs. Gusto mong kausap? Ma'am, kausapin mo na si sir. Roy, di ba ang sabi ko sa iyo, Roy, wala akong pakialam kung babalikan mo pa ako o hindi. Basta ibigay mo yung tamang suporta sa mga bata bago ka umalis. Nagpirmahan kita sa DSWD. Ang sabi natin doon, suportahan mo kami sa mga bata base sa swildo mo, hindi base sa gusto mo, pero hindi mo tinupad. Pumirma ka, Roy. Alam mo yan. Alam mo yan. Bago ka umalis, nagpirmahan tayo kasi ayaw ko nang maulit yung nangyari sa nung nakarang alis mo. Kung kailan mo lang kami gustong padalaan, malaki lang yung mga bata. Ang laki ng sahod mo. Kumuha ko ng info sheet sa POA. Ganito dito yung sound mo. Alam mo yan, yung chat mo yan sa, yung chat mo sa kasama mo sa trabaho. 43K a week, isang buwan pala sa New Zealand. Ikaw, kayo ang nag-chat noon sa kasama mo. Hindi ako. Ito, yun, no. Ito. Nung katulad niya, ganun yung sauran mo, isang buwan. Paano mo sabihin hindi ka sumahod? Isang buwan pala kung kasama mo. Sabi, magkasama kayo sa trabaho. Okay. Ikaw, kayo ang nag-chat niyan. Sir. Opo, sir. Sir, paano yan? Ito mga sir, sinabi ni Mrs. Papagpapaliwanag din ako, sir, ano? Sige po. Kasi asahod namin dito, sir, sa ngayon, eh, tulad ngayon, sa ngayon, mga panahon ngayon dito, umuulan. So yung fix na, hindi fix yung sahod namin dito, sir. Okay. Tapos, may binabayaran pa kami sa bahay, kotse, at saka yung pamalingki, gasolina mo pa. So halos nga, okay. Ang lahat ng medyo kabats namin dito, namumroblema nga din, dahil yung kinikita daw, halos patas lang sa bahay. Okay, sir. Yeah. I'll have to cut you off. Kung ganun rin lang pala, umuwi ka na lang. Kung wala pala kayong kita dyan at hindi pala regular o hindi pala sigurado yung kinikita nyo dyan, then why not come back home? At least kasama pa ang pamilya mo. Hindi naman, sir. Kasi minsan, pag galimbawa na holiday, sir, may bayad naman po yun. Hindi, kasi sir, ang reklamo mo kanina, hindi walang kasiguraduhan kasi pag umuulan, tapos meron pa kayong binabayaran mga utang. So ang dami niyo pong mga sinasabing dahilan kung bakit hindi kinakapagdala ng regular kay Mrs. So ang sabi ko ngayon sa inyo, sir, kung ganun rin lang, umuwi ka na lang dito sa Pilipinas. Eh, hindi pala maganda dyan. Hindi, sir. Nagpapadala naman po ako, sir. Nagpapadala naman po ako. Wala namang ano yan. Ang sabi po ni Mrs. December daw ang huli niyong padala.
December, January, February, March, April, 4 months. December, January, at saka March, tanda ko, tatlong padala. Pero yung February at saka April po, hindi, wala po siyang pinapadala. Kasi ang sabi niya sa akin, sir, Roy, alam mo to, nung bago ka umalisa, nagnausap tayo sa DCWD, ang sabi mo sa akin, kahit nakailang pirmahan pa tayo, kahit sino pang lalapitan ko, kahit mag-rafitulfo pa ako, hindi katakot yun, sabi mo sa akin, di ba noon? Di ba sabi ko, sir, naghirapan ko makapunta dito kasi yun ang sabi niya sa akin, kahit makailang DCWD pa okay, kami. Ma'am, sandali, ma'am. So, akala ko kasi 4 months yung nakapagpadala, 2 months pala, February, April. Pero April, wala pa naman. Wala po siyang pinapadala. Quincenas pa lang ngayon. Pasagutin mo natin siya. So, Sir Roy, anong nangyari po nung February? Ba't wala ko kayo napadala, sir? Hindi, kasi sir, alam niyan, sir, na ang December, kasi ang December dito, bakasyon yon. Okay. Buwan ng December. Okay. So, nakapagsimula kami ng trabaho dito, January na kami nakatanggap ng sahod. So, okay. Yung January na yon, panay din ang ano namin kasi umuulan pa. Umuulan okay. pa, sir. Okay. So, kulang pa sa bahay. Katwiran nga, may mga utang pa kami sa bahay ng mga balances namin dito sa bahay. Okay. So, yun po, yung dahilan kung ba't hindi kayo nakapagpadala noong February. Tama? Kaya kayo short? Hindi, February po na, sir. Nakapagpadala po ako. March 2 po natanggap. March 2. Ito po yung resibo. Iwan ma'am, ko lang sandali, kung... Ma'am, ikaw ang nakakalito. So, sabi mo noong una, 4 na buwan. Ngayon naman, February at saka... April pala hindi nakapagdala. So February nagpadala daw siya. In March 2 ko na po natanggap. Yung iwan ko lang kung February talaga to, pero March 2 ko po natanggap. Tapos ito po yung... Ah, so the whole February, March mo natanggap. Opo. Ayun naman pala, sir. Sir, yung padala nyo para sa February, sa akala nyo February yun, March 2 na niya natanggap. So bokya siya ng the whole February, sir. Opo, sir. Yung March... Sorry. Naipadala ko na rin po, sir. Naipadala ko rin po. Yung para sa Mark. Kailan? Napagawa po siya ng account, sir. Doon ko inuulog sa account niya. Okay. Roy, di ba ang sabi ko sa'yo, Roy? Ang sabi ko sa'yo, magpapadala ka ng pira, yung buwan-buwan na padala. Hindi, yung kung kailan mo lang kami maalalang padalhan. Ito may pirmahan kita sa DSWD, Roy. Nagpadala naman ako. Ay, ang problema kasi sa'yo, pag tumawag ako dyan, hindi mo binibigay yung cellphone sa mga bata. Sasabihin mo tulog, sasabihin mo nawala. Roy, magsabi ka ng totoo kay si Rafi Tulfo. Simula nung November, Roy, sinimula nung November hanggang April, tumawag ka lang sa akin isang beses lang, March 11, birthday ng anak mo, isang beses lang tumawag sa akin. Paano mo nasabi, ilang beses ko tumawag sa akin? Hinintay ko yung tawag mo, Christmas, New Year, January, February. Isang beses ka lang tumawag sa akin, March 11, yun lang. Alam mo yun. Ikaw pa nga nagsabi niya na hindi na ako tatawag sa iyo? Paano ko sinabi sa iyo? Paano ko sinabi sa iyo? Sabi ko sa iyo, sabi niyo yung bata, sabi ng bata ay kumausap sa iyo March 11 isang beses lang, Roy. Paano ko nga magkakausap yung bata ay tinuturuan mo nga, binibrainwash mo nga. Tingnan mo nga kahit sa mga tiyuin niya takot eh. Sabi natin kasi sa sarapan ni si Rafi Tulfo, bakit ayoko kausapin ang anak mo? Gusto mong malaman ni si Rafi Tulfo anong dahilan? Ha? Eh kasi nga tinuturuan mo nga. Oo, nga tinuturuan ko. Sabihin ko sa'yo. Sandali, ma'am. So, ma'am, ba't mo tinuturuan? Hindi po. Hindi, inamin mo lang, ma'am. May tinuturuan mo raw. Bakit ko tinuturuan yung anak ko? Bakit? Hindi po tinuturuan, sir. Kasi yung magaling ko na asawa na yan, nung umuwi siya nang galing Qatar, ito po yung rason kung bakit yung panganay ko, 5 years old, ayaw po siyang kausapin, sir. Ito po yung pinakarason. Umuwi niya nang galing Qatar, proud pa sila sa nagagawa ng kabit niya, yung mga picture na nude na nakasave sa cellphone niya, na yung mga kunbo niya, nakita ang anak ko nung 5 years old, sir, nakita ng anak ko 5 years old. Kaya yung anak ko, tandang-tanda yung picture hanggang ngayon. Kaya sabi ng anak ko, ayaw ko, di papabad siya. Ma'am, no. Mali pa rin. Kung meron po kayong sama ng loob sa inyong mister, huwag niyo po isaali yung bata. Dapat, ma'am, kayo pa nga po ang nagpapaliwanag sa bata kung meron mang kasalanan gawa si papa niya. Kasi sa murang edad na yan, hindi pa maintindihan ng bata. Maliban na lang kung ikaw nagsusulsol na ito, bad to si papa mo, ito, loko-loko, si Raulo. Sana ma'am, kayo na mismo nagsasabi, anak, may nagawa to si papa mo, pero ito yan, ito. Kumbaga, ilayo mo si anak sa away ninyo ni mister. Ang nangyari kasi ma'am, tinuro mo yung anak mo na masawsaw dun sa problema at ikaw pa mismo ang ayaw nang ipakiusap yung bata sa away yung dalawa. Kumbaga, nagigera kayo ni mister. Bakit mo ginamit na pawn si anak? Kumbaga sa chess, ginamit mong pawn. Kasi yung anak sa away nyo. Ma'am, wrong. Sorry, ma'am. It's really wrong. Huwag mo idama yung bata sa away nyo. Okay? So, ma'am, pag tumawag si mister, ipakiusap mo yung mga bata. Tatay yan eh. That's the biological father. Hindi, sir. Kasi takot na nga yung bata. Takot na nga yung bata kasi tinuturuan niya.
Roy, pero, paano mo nga nasabi tinuturuan? Nagbibideo call kami niyan, sir. Sir, nagbibideo call kami nung bata. Nang bata niyan. Tapos nung time na may birthday yata doon sa bahay namin mismo, pinakausap sa akin ng kapatid ko ang bata. Eh takot na takot. Siyempre, ikaw ba matatakot ka kung hindi mo tinuturuan? Okay. Sobra ka naman, Roy. Huwag ka naman ganyan. Kung hindi mo sa pinakita sa anak mo kung anong klaseng tatay ka sa mga bata. Pinakita niya? Sinadya niya? Kaya nga, eh, tinuturuan mo nga kasi. Hindi, tinuturuan. Kita-kita mo. Ma'am Sandela, pa, sinadya niya, pakita? Naiwan niya yung cellphone sa bahay. Kitang-kita ng anak kong 5 years old. Paano niya ako sinaktan? Teka muna, ma'am. Sandali, ma'am. Paano naman malalaman ng bata sa edad na yan na meron palang nude picture doon sa cellphone? Kung hindi mo binuksan at pinakita mo sa bata. Alam po yung bata paano mapuksan sa photos nung sa cellphone niya. Kaya ibig sabihin yung bata, maliit pa, chismosa na. 5 years old po. Alam yun po ng pinakialaman. Bata. Pinakialaman yung cellphone. Saka sabi ko sa kanya, sana Roy. Hindi, sir. Diba, sandali, excuse me. Diba yung cellphone may code yan? Yung time na yun po, na-open ko po yung password, inalis ko po yung ano, yung password. O kaya nga, ma'am, kaya nga, in-open mo. Tapos ngayon, nung makita mo yung nude picture, sana yung bata, inilayo mo, ipinakita mo sa bata, which is, sandali lang, ma'am, which is very wrong. Kung meron ka mang nakitang kalaswaan doon sa cellphone ni Mister, hindi mo pinapakita sa anak mo. Mali po yun. Nakita po niya, sir. Kaya nga, kaya niya nakita dahil pinakita mo. Dahil kung by herself, babae lalaki itong bata. Babae po. O ito, by herself, 5 years old. I'm not gonna believe you na itong cellphone ni tatay nakatingwang-wang and then alamin niya kung anong code, pakalikutin niya and then pupunta siya pa, ang dami niya pupuntang apps. Hanggang sa makarating siya doon sa mga picture at makikita niya hubad. I don't believe that. So, pinakita mo. May mali ka rin. Although mali yung si sir, mali ka rin dito, Sir Roy. Bakit kasi yung mga ganong klaseng picture, sinisave mo pa? Dapat yun, hindi mo na sinisave, hindi mo pinagmamalaki. Kumbaga, pinagmamayabang mo, proud na proud ka pa doon sa mga picture na malalaswang yun. Pero mali ka rin, sir. Sir, pwede ba akong sumingit, sir? Sige, sir. Wala, right, pong, sir. Wala pong nude picture doon, sir. Wala pong nakahubad na picture. Sir Roy, paano mo nasabing walang hubad? Kitang-kita sa mga mata ko yung nude pictures ng yung babae niyo. Wala pa rin. Kung nandito lang yung cellphone mo sana noon, sana pinakita ko, sir, po kaso lang dalawa yung cellphone mo, iniris ko lahat. Simula nung nakita ng anak ko, iniris pa pati convo ko. Kung napadipotokopy ko sana, dapat pinakita ko, sir, tulpo kaso wala akong ebidensya kasi iniris ko lahat kasi ayoko makita ulit ng mga anak ko yung mga pinagawa. Proud pa ka mo? Silid niyo pa sa cellphone niyo, yung mga ano na picture niya, proud ka pa? Ha? Nakita mo sa akin? Alam mo yan, Roy. Huwag ka magsinalala sa sarapan ni Sir Tulfo. Alam mo yan. Ang daming mong babae. Alam mo yan. Marami siyang babae. Kasi nung umuwi siya ng galing Qatar, ang daming tumatawag sa akin. May Ilonggo, may Tagalog, may Bisaya. Uy. Ang sabi ng babae sa akin. So, isa yung fuckboy talaga to? Ang sabi ng babae sa akin, aping, ate aping, give mo si Roy sa akin. Mahal kong daddy ko. Hindi mo alam. Give me kung asawa ko. Tatlong anak. Ang sabi niya, give me Roy. I-give way, Roy, yung asawa ko para sa kanya. Hindi mo alam, tatlong anak apektado, i-give way ko asawa ko. Hindi mo alam. Sabi, nakiusap yung kabit na ipaubaya mo na si Roy sa kanya. Nakiusap po yung mga babae niya, marami po. Marami siyang alam mo yan, Roy, kasi gabing-gabi, natutulog tayo, tumatawag yung babae mo. Ang punbok pa sa babae, pre-Anton ang kapunbok sa bunga sa ramro yung babae mo. Sandali lang, sandali lang. Kumbaga, itong mga kabit, ina-arbor si Mister sa'yo. Yung mga kabit na matawag sa akin. Kaya, sabi, arbor ko na yan si Mister. Ipaubaya na. Ang sabi ng kabit sa akin, Ate Aping, pinakasalan ka lang ng asawang para sa mga bata. Pero matagal na kami. Nagtaka ako, sir. 13 siya, nag-fried. December 13, dumating lang sa amin. Dumating si Iloilo, December 20. Ang sabi ng babae sa akin, Daddy, ang siya ang galing natin. Sana maulit muli sa malamig na lugar. O, nag-ano ka mo sa malamig na lugar? Nag-ano ka mo? Alam mo yan, kasi namawag yung babae sa akin, sir. Alam niya yan. Sir, niya okay. Ang kapal naman ng mukha nito mga girlfriend mo, sir, para tawagan si Mace at sasabihin na arbor ko na, ipaubaya mo na sa akin yung mister mo kasi mahal ko siya. May ganun daw, sir? Wala, sir. Siya nga nag-uusap doon, sir. Siya ang tumawag doon. Narinig mo, miss, mang sabi ng babae, give way mo yung ati, pag-give way yung asawa mo sa akin. Kung hindi mo alam, i-give way ko tatlong bata, piktado. Alam, proud pa ka mo, ha? Pre-Anton, ano ka punbok sa cellphone mo? Sa matang mo, babae? Binigay ko na nga sa'yo yung cellphone para wala nang ano. Eh, ikaw naman, kinukontak mo, kinukulit mo. Kaya nga, sinabi ko sa iyo,
Hayaan mo na yun. Eh, ikaw naman, kinukulit mo naman siya. Paano kung sasakyan ka nga ng babae, sinabi ko nga, kung sasakyan ka ng babae, madadala ka rin. Paano nga kinukulit yung mismo, yung babae mo tumatawag sa atin, gabing-gabing rin tumatawag sa atin yung babae mo. Alam mo yan, wag mo sabihin, alam niya si Rafa, si Rafa, Dolfo. Ikaw ang tumatawag doon, ikaw ang tumatawag doon. Hindi ko alam ang dami ng kapatid mo, hindi paano ko malalaman nga ang Pre Anton ang naka-raise ng kabunbok sa cellphone, nasa cellphone mo, ha? Pre Anton? Alam mo yan, huwag kang ganyan, alam mo yan. Kaya naman, bigyan mo ng tubig at saka tissue si ma'am. Alam niya yan, sir, alam niya yan. Sir Roy, ito na lang po, walang mangyari dito tungkol, ma'am, mamayan muna yung mga kabit-kabit, ano, yung importante dito yung suporta. Sustento sa mga bata. Paano po itong mga sustento, Sir Roy? Opo, sir. Eh, buwan-buwan mo naman po ako nagpapadala, sir. Buwan-buwan naman ako nagpapadala sa kanya. Meron ka bang ebidensya, sir, na buwan-buwan kayo talaga? Opo, yung mga resibo po, sir. Mga resibo po, nandito sa akin. Ah, okay. Ang tanong ko lang sa'yo, bakit nadaan pa sa kapatid mo na nung pera bago pupunta sa akin? Bakit? Okay, sandali po. So, ma'am, buwan-buwan pala siya nagpapadala. Kaya lang dumadaan sa kapatid niya. Kasi kanina una, sabi mo, apat na buwan hindi nagbigay. Ngayon, dalawang buwan. Ngayon, buwan-buwan pala. Hindi kasi, sir. Sir. Pwede ba kung magisingit, sir? Sige po, Sir Roy. Kasi nung una, sir, inaayos pa yung bangko namin dito, yung ATM ba, na doon papasok yung sahod. So, ngayon, ang nangyayari, ang pinapadala ko kasi, ay wala pa akong bangko na pwedeng hulugan dito. Ang nangyayari kasi, sir, hinuhulog ko yun sa Western Union. Pumupunta ako ng bangko para ihulog doon yung pera. Okay. So pinapadala ko doon sa kapatid ko. Sabi ko, ibigay mo 'yan sa kanya. So bakit kinakailan pa dumaan sa kapatid mo? Ba't hindi na lang diretso kay Mrs., sir? Kasi nga sir, yung nung umalis ako, wala akong contact number niyan, sir. Wala akong contact number kasi yung cellphone nga kailangan na dadalhin yung cellphone, yung mga smart cellphone. Walang contact number sa asawa mo? Imposible. Hindi, wala po akong contact number yan, sir. Kasi nung umalis ako sa Pilipinas, nag-away po kami niyan. Nag-away po kami niyan, sir. Kasi dati, sir, ayaw kong makipag-iwalay diyan sa kanya. Mm-hmm. Eh, siya naman ang gusto makipag-iwalay. Dahil? Hindi, kasi nung time na yun, sir, namatay yung pamangkin ko. Eh, kinuha ko yung cellphone, hindi ko nga mabuksan dahil may nagtitik sa akin ng agency. Andito ba yung anak nyo, ma'am? Eh, ang ginawa ko, pinaformat ko yung cellphone para mabuksan ko yung mga message. Sige. Tapos nung naformat na yung cellphone, doon ako nakareceive na flight ko na pala bukas. Okay. So, sir, mabalik tayo doon sa suporta. Regular ho kayo nagpapadala at meron kayong resibo na magpapatunay. Opo, sir. Okay. Ma'am, meron daw siyang patunay na siya po'y regular nagpapadala. Patunayan niya po sa akin, sir, kasi nga napakahirap paniwalaan niya, sir, eh. Simula nung una, isa pa lang kami hanggang ngayon, sir. Sabi niya sa akin, 50. Tapos padala na 5,000. Kaya ngayon, sir, gusto ko makasiguro kasi gusto kong pumundala sa mga bata. Sir Ray, ganito po, ano? Kailangan po magpadala kayo ng ebidensya kay Mrs. para malalaman niya for her records. Dahil kapag hindi, kasama po kami, tutulong kay Mrs. na kayo po'y mapauwi ng di oras dito dahil hindi kayo sumunod sa usapan sa DSWD. Meron na pala kayong pirmahan. Ayan po ay kasong bawsi. Nung time din, sir. Yes, sir. Sige po. Nung time kasi noon, sir, nagtatrabaho ko sa construction sa mismong city namin, doon sa Iloilo. Okay. So ngayon, yung sahod na yun lang naman ang pinag-usapan namin. Yung sahod na yun, yung 380, kasi mababa lang naman, kasi probinsya nga. So mapupunta sa kanila yung 200 yata. Sir, regardless sir kung ano man yung napag-usapan nyo dati sa DSWD 280, 380, the fact is kailangan si Mrs. regular na makatanggap ng sustento sa iyo kahit pa yung pirmahan nyo pala sa DSWD tungkol sa sahod mo nandito ka pa. Opo naman, sir. Ngayon po, nandiyan ka na sa abroad. Nakakatanggap naman po. Kung hindi ka regular na magpapadala, lalakad po namin sa POA na mapapauwi ka. Lalo pat may mga ebidensya na ikaw pala ay mayroong babae diyan. Ay, wala po akong babae dito, sir. Wala po, sir. Trabaho lang po dito, sir, at saka ano. Eh, sino tumatawag kay Mrs. na inaarbor ka? Nung pag-uwi niya galing Qatar. Kaya ay, hindi, ngayon, wala na yun. Kasi yung problema niya, yung issue na yan, sir, matagal yung natapos. Napag-usapan na namin yun. Okay. So, doon natin sa pag-usapan na namin, sir. So, tapos na yun. Ang inaano lang niya ngayon is yung
Padala. Yung suportang, yung oo, yung padala. Okay. Eh, wala namang mentors yung padala. Sige. Ko sa kanila. Sandali po, wala naman po ako napapadala. Ma'am, yung totoo ma'am, yung merong mga meron records ka dyan, ilang buwan siya nag-skip? Hindi nagpadala. Nung December nagpadala siya, ito po yung resibo. Ma'am, yung mga hindi lang siya nagpadala ng buwan? Two months na po nung February at saka April po. February at April. So sir, pakisagot lang. February, April daw sir, wala. Pakisagot ulit. Sir Roy? Yes sir? February at saka April daw, wala kayong padala. Hindi, meron po sir. May resibo po ako dito. Meron. Kasi nagpagawa yan sir ng ATM account ng account sa Pilipinas, BDO yata. BDO yata yung isa pa yung BDO. Okay, ganito ang gagawin natin sir para hindi tayo maubusan ng oras dito. Sige. Pwede ba padala yung kopya ng mga resibo na yan bilang patunay kay Mrs. na ikaw ay nagpapadala ng kumpleto? Opo, sir. Saan ko po papadala, sir? Nandiyan ba sa iyo ngayon? Nasa cellphone ko po, sir. Nasa cellphone ko. Sige po. Pwede naman i-viber yan. Iba-viber niyo po sa amin para ipapakita namin kay Mrs. For the meantime, sige, ma'am, punta ka muna. Usap muna kayo doon para papakita yung mga resibo. Iba-viber sa atin. Ngayon na. At kapag na-i-viber na lahat, balik ulit dito. Pag-usapin muna kayo. Kasi ma'am, sinasabi mo wala. Sinasabi niya meron. So baka hindi mo lang na-i-reconcile ng maayos yung mga resibo kasi nagpatong-patong na. Sige ma'am, punta ka sa kabila. Sir, usap muna kay ni ma'am Marfe and then agad-agad padala niyo po through Viber yung po mga resibo ngayon. Pwede sir? Sir Roy? Sige sa po sir, walang problema po. Sir Roy, salamat sir Roy. Huwag mo ibaba ang telepono, mag-uusap ulit kayo ni ma'am. Salamat din po sir. Opo sir Roy. Opo. Sir Rafi, salamat din po. Opo. Eh baka naman miscommunication. Kasi mayroon pala tong si Sir Roy. Pareha silang may alas idol eh. At para sa kaalaman ulit ng mga nandito, ng mga kamag-anak, mahirap po ang buhay ng mga OFW. Hindi sa kinakampiyan ko yung mga OFW ha. Hindi po nila pinupulot ang pera doon. Kaya dapat kapag pinadalan ho kayo ng pera dito, kayo mga kamag-anak, every single centavo kailangan po sinisave ninyo, pinangalagaan ninyo. Dahil pinagpapawisan nila po yan. Yung iba sa kanila, bago makatanggap ng sweldo na yan, nakatikim ng pagmamaltrato, nakatikim ng pang-abuso, minamanyakis pa ng amo, at kung ano-ano pa. Diba? At ginawa yan ng ating mga OFW dahil sa pagmamahal sa inyong mga nandito. Dapat mahalin nyo rin po yung mga padala nila. Yun lang yun eh. Yung iba kasi dyan, pasintabi at OFW si papa, OFW si mama. No problem. Buhay tayo. Let's go. Yan. Oo. At ang masaklap pa nito, marami sa mga babaeng OFW, ang mga mister na nandito, sahod lang ng sahod. Damn. Kung ako, hindi ko pagtatrabahoin. Never in my life pinagtatrabaho ko yung wife ko. Ba't ko pagtatrabahoin? Ilalagay sa panganib yung misis ko doon sa Saudi Arabia na alam ko maraming mga tarantado roon. Ako ang itataya kong sarili ko. Ako, bahala na. Sige, maltratuhin niyo ako. Ako, si lalaki. Hindi misis ko. Ewan ko, kaso yung iba mag-isip tong ibang kababayan natin. Anyway, ganun pa rin. Pinupuri natin yung ating mga OFW, mga kababaihan, lalo na doon sa kanilang sakripisyo, pumunta ng ibang bansa para ipakita yung kanilang pagmamahal, hindi lamang sa kanilang pamilya, kundi sa ating bayan. Palakpakan natin at mga OFW. Direct. Okay. Okay, bago ang lahat,